Ibento ng bagong pananaw. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Marhainal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umati ka po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Atin po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, DA-ATI Bicol. Sa pakikipagtulungan po natin sa Camarines Norte PLGU at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio, tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayo magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. At ito po ay sa loob ng 3 buwan. At syempre, ito na po yung ating last week na natin na magsasama-sama bagkos sa darating na Linggo. June 12, araw ng kalayaan, ay ang ating din pong pagtatapos dito po sa School on the Air. Okay? So may isang paksa na lang po tayong pag-uusapan sa linggong ito. Dito pong ngayong araw ng Biyernes at bukas ay hanggang bukas, Sabado, ay atin na pong tatapusin yung ating paksang yun. Yun ang pinakahuli na po, okay? So, isang oras po tayo magsasama-sama at ito po ay patungo pa rin upang ating pagyamanin ang ating kaalaman sa mapamamarang organiko, okay? So, gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators, okay? Na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw, bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Binsons. Ay ngayon pa lang po ay kami po itaos puso nagpapasalamat na sa inyo sa pagsuporta at pagpapahalaga sa mga hadikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol hashtag Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa FB page din ng DWEN 100.5 FM ang ating partner radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte. Okay, so ngayong araw ay dadako na po tayo sa pinakahuling paksang tatalakay natin, ang Raising Organic Small Ruminants. Okay? So, sabi ko nga po ay ito yung pinakahuling paksang ating didiscuss na lang sa araw ngayong araw ng Biyernes at sa araw ng Sabado bukas para matapos po natin itong ating School on the Air dito po sa Organic Agriculture. Okay? So, yan. Makakasama po ulit natin ang ating masipag at mahusay. Okay? Dito sa ating talakayan, ang TESD ng TESDA RTC, Kamsur, si Ma'am Emily Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Ems. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na po sa ating mga mag-aaral sa School on the Air on Organic Agriculture. Ngayon po ay nasa pinakahuling competency na tayo ng Organic Agriculture Production in situ, ang Raise Small Ruminants. Ang competency po na ito ay sakop ng elective competencies kasabay ng Raise Organic Hog na natalakay na yata sa inyo. Muli po tayo magsama-sama para sa talakay ng pag-aalaga sa kambing. So, ang raise small ruminant po ay may apat na learning outcome o inaasahan na matutunan ng ating mga trainees. So una po si select healthy breeders and suitable cages. So ibig po sabihin pag uusapan po natin dito yung pagpili ng mga malulusog, may kalidad
na breeder ng small ruminant, and of course po yung suitable cages, yung mga design po ng mga kulungan. Tapos sunod po ay feed small ruminants. So pag-uusapan naman natin dito yung mga ano-ano ba yung mga pwedeng ipakain sa mga kambing, alagang kambing at alagang tupa. And third po yung managed breeding of small ruminants. So paano ba inaalagaan po yung mga, sabi nga, ginagamit na panlahi sa mga kambing at tupa, then manage those or iwis and their progenies, yung mga anak-anak ng kambing at tupa. So yun po yung apat na inaasahan na matutunan natin sa raised small ruminant. So ang ruminant po, na yan po yung tawag natin sa mga kambing at ano, lalo, may large ruminant, may small ruminant. So ngayon po ang focus lang po natin ay yung small ruminant. Kaya lagi ko nababanggit si kambing at tupa. So si ruminant daw po ay galing sa Latin word na ruminare, to chew over again. Kaya mapapansin po natin, wala nang ginawa ang mga kambing at tupa, ay ngumuya lang ng ngumuya. So, ang ruminants are mammals that are able to acquire nutrients from plant-based food by fermenting it in a specialized stomach prior to digestion, principally through bacterial action. So, yun po yung pagkakaiba ni ruminants. May kakayahan po siyang kumain, lalo na ng mga damo-damo, na i-ferment niya dun sa kanyang ano, specialized stomach. So, iba po yung klase kung sa atin po, malino sa atin kung alin ang stomach natin, iba naman po yung katangian sa mga ruminants, large man o small. So, ano daw po yung advantages or bentahe, kagandahan ng pag-aalaga ng small ruminant? Ang pag-aalaga po partikular ng kambing, nangangailangan lang siya ng maliit na kapital kumpara po kung mag-aalaga ka ng large ruminant kagaya ng baka. So, goats multiply faster than cattle or carabao. So, mas mabilis po siyang dumami. Si kambing ay bago umabot siya ng 3 taon, before a goat is 3 years old, pwede na po siyang magbigay ng anak. So, she can give birth to as many as 5 kids. So, pwede po hanggang 5 anak. So, although a goat is small, she can produce as much 4 liters of milk every day if she is purebred and is given a ration to meet all of nutritional requirements. So, yun po ang kagandahan pa sa kambing. Hindi lang po dahil mabilis siya na mag-produce ng anak, kundi kaya niya pang magbigay ng maraming gatas. So, kaya po, isa na siya sa nagbo-boom ngayon na pag-aalaga ng mga hayop kasi nga sa sarap nung yung gatas na naibibigay niya. Nakatikim na ako nung gatas ng baka at nakatikim na din ako ng gatas ng kambing. Iba pala ang sarap ng gatas ng kambing. So yung parang full cream milk na sabi ko ay parang birch tree, parang nido ang iniinom ko. So yun po yung kagandahan ng kambing. So ang goats daw po ay require less feeds than cows and carabaos. So about 10 native goats can be fed on the feedstuff sufficient for 1 cow. So kung titingnan, 10 kambing pala ang pwedeng mapakain mo nung feedstuff kung meron ka mga pagkain, mga pagkain sa paligid. Kumbaga yung mga pagkain na yun, pwede mong maipakain sa 10 kambing. Tapos, kumpara doon sa 1 piraso lang o 1 head ng cow. So, ibig sabihin, kung titingnan kasi, malaki nga naman talaga ang baka. So, kaya mas iba yung kakayahan niyang kumain kumpara doon sa ano. Pero kung sabi nga niyan, mas maraming kambing, mas madami din ang magiging pakinabang mo compare po doon sa 1 head lang ng baka.
And about 6 to 7 purebred dairy goats can be fed on the feed stuff sufficient for one dairy cow. So, yan naman po yung mga, kung kanina po, tungkol lang siya dun sa native goats. So, kung pag-uusapan na naman natin yung mga dairy, yung nagbibigay ng gatas, so, ikumpara natin siya sa isang dairy cow. So, yung mga pakain po ay kayang i-accommodate yung 6 hanggang 7 purebred na dairy goats. So, goats are usually docile and can be raised by anyone. So, mabait siya. Kahit sino pwede mag-alaga. So, mas, kumbaga parang mas handy, mas madali siyang alagaan. Kumpara po doon sa mga large ruminant, kagaya ng baka at kalabaw. Kaya kahit po, yung kambing, pwedeng alagaan kahit nga yung mga anak-anak saka yung nanay, madali siyang i-handle. Samantalang yung pong mga baka, minsan kahit yung kalabaw, parang may mga pagkakataon na medyo nakakatakot silang i-handle or alagaan kasi nga doon sa size nila. And minsan din pati may pagkakataon na yung mga baka ay agresibo. So, yung goat po ay is just right size of animals for them to raise. So, kaya mas madali lang siyang alagaan. So, ang goat daw po ay palakaibigan and matalino. At ang goat din po ay malinis na hayop. Baka may makarinig sa akin na magsabi, hindi, ayaw nga, takot nga sa tubig. So, ayun po doon sa natatandaan ko na actually narinig ko at naitanong na din po yan doon sa mga talagang expert ng pag-aalaga ng kambing. Hindi naman talaga takot si kambing sa tubig, kundi nagiging takot siya dahil kung ang practice sa kanya ay hindi siya pinapaliguan. So, yung po mga nag-aalaga ng, kumbaga parang mga large scale na nag-aalaga ng kambing, o kaya yung medyo ilang heads din ng kambing ang inaalagaan, sadya po talagang may schedule sila o may araw o may pagkakataon na talagang pinapaliguan nila yun para masiguro yung kalinisan at kalusugan ng hayop. So, dagdag pa po dito, hindi sila tumitira or ibig sabihin, mas maganda yung paglaki nila pag hindi madumi ang lugar. Yan, hindi po sila kumakain ng mga bulok. So, yun yung pagkakaiba ng kambing. Kasi ang kinakain talaga nila ay mga forages o kaya kung anong mga damo-damo sa paligid o kaya kung anyway, may practice din po kasi yung sinasabing cut and carry, yung i-harvest mo, kukuha ka ng damo, ng pakain, dadalhin sa kanya. So, hindi po yan yung mga bulok, kundi mga sariwa. So, kung hindi man sariwa, baka yan po ay ang tawag na naman doon yung fermented o silage. So, may mga, mababanggit po yan sa mga susunod pong paksa. So, yan po si kambing. And another po, a few can be tethered along farm fences and boundaries or along roads and can be even be confined in pens and given yard clippings and branches or trees and shrubs. A herd can be raised easily on open land. So, kung mapapansin po natin yung mga nag-aalaga ng kambing, so mas ano sila, okay din po silang mabuhay na nasa open field lang. So, makikita natin, kain lang sila ng kain, medyo aamba dun sa bakod, pag may mga nakikita silang pwede nilang makain. So, yun, kaya napakadali lang nilang alagaan and hindi sila yung, hindi problema na, hindi natin pa napapakain yung kambing kasi kaya nilang mag-survive kasi basta may grasslands, at may mga existing na kahoy sa paligid, may makakain sila. So, under orchards and coconut plantations, goats are good clippers of wheat. So, kaya po doon sa mga, lalo na po dyan sa Camarines Norte, madami ang ang nyug dyan. So,
Napaka-paborable para sa pag-aalaga po ng kambing. Kasi sigurado naman, sa ilalim ng nyugan na yan, may mga damo na pwedeng magsilbing pagkain ng mga kambing. So, goats provide manure for fish ponds, farms, and gardens. So, maliban po doon sa gatas, sa karne, sa mga, sabi nga niyan, yung mga anak nila na pwede natin pakinabangan, yung tae mismo nila o yung dumi na ibinibigay ng kambing ay may pakinabang pa rin po. So, magagamit pa rin po siya, sabi nga, sa fish pond, sa ating ano taniman, saka yun nga, sa garden. So, farmers in some cases can use goats insurance against the failure of their crops. So, yun po, nangyayari nga na parang insurance, kumbaga, halimbawa, nagkataon na bumagyo o kaya kung ano man nangyaring problema sa ating mga pangunahing tanim, so, nagiging pambayad yung alagang kambing. So, yun po. A family milk goat can provide just the right amount of milk for the farm family at very economic price. So, yan. So, isang malaking pakinabang po sa kanya na kaya niya magbigay ng tamang dami ng gatas na kailanganin ng isang pamilya. So, paano po inaalagaan ng small ruminant, yung system of raising small ruminant? So, may tatlo po yan, yung zero grazing o yung cut and carry. Ibig sabihin po niyan, puputulin or tatabasin nyo yung mga damo na pwede nyo makain, iahatid sa kanya. Instead na siya yung pupunta dun para kumain, siya yung dadalhan. And ito na po yung siya ang pupunta at siya ang kakain, yung grazing system, yung tuloy-tuloy na pagmumuya. At isa din po sa paraan ng pag-aalaga, yung tinatawag na salt-to. So, ang salt-to po, yan po yung sustainable agro-livestock na raising po ng animal, lalo na sa slopy area. Ibig sabihin po yung slopy, ano yan, yung hilly, parang paahon, pabundok na lugar, hindi pantay. So, dyan, maano po. Kaya salt to, kasi may apat pong, yung ang kilala natin talaga, lalo na sa programa po ng, yung sa Bureau of Soil, Bureau of Soil and Water Management, yung sloping agricultural land technology. So, yun po ay salt one. So, ang pangalawa po, yun na nga po yung integration po nung kambing. So, ang salt three yata ay yung pong tungkol naman sa agroforestry. Ang salt four ay tungkol naman sa pagtanim naman ng mga fruit-bearing trees sa mga hilly areas. So, kaya si raised small ruminant po, yung pag-aalaga ng kambing, doon po siya nakapasok sa salt 2. So, dito po muna tayo sa mga terminolohiya or terminologies na ginagamit sa kambing, saka sa tupa. So, ito po ay nakaano sa English kasi maganda pa rin na malaman natin kung, kasi pag Tagalog, alam natin na kambing yan. Pag babae, edi babaeng kambing. Pag lalaki, lalaking kambing. Pag anak, edi anak ng kambing. Pero pag in English na, so may mga malino na natawag na sa kanya. So, halimbawa po, si kambing, yung goat, ang female goat daw po ay ang tawag sa kanya, doe or nanny. Pag lalaking kambing naman, syempre, buck or a billy. So, buck or billy. Pag baby pa, ang tawag naman sa kanya ay kid. So, sakto naman na ang tawag natin sa mga anak-anak natin na maliit pa ay kid. Ganun din naman po si goat. Ang tawag niya dun sa mga anak, ang tawag dun sa mga anak ng mga kambing ay kid. Pag ano naman po, pag sheep o yung tupa, ang tawag po sa lalaking tupa ay rams. Pag babae pong tupa ay iwi. Pag hindi pa po, immature pa lang siya, ibig sabihin wala pa siya sa age na
pwedeng mag-reproduce. So, ang tawag naman po sa kanya ay lambs. So, ang mga mature sheep daw po ay umaabot ang timbang niya sa 35 to 180 kilogram. So, mabigat. Tapos, yung pag-mature niya ay about 1 year of age. And many breed when they reach 1.5 years. So, ibig sabihin, mabilis ang maturity niya kasi pwede na siyang padamihan or palahian pag yung edad niya ay nasa isang taon may kalahati. So, yun po yung unang bahagi na ipinapakilala muna si small ruminant. So, dito na po tayo sa learning outcome 1. Select healthy breeders and suitable cages. So, una po nating alamin ano daw po yung desirable characteristics for small ruminant. So, unang-una po, sabi daw po ay good teeth. Bakit? Good teeth. Kasi nga po yung katangian niya ay tuloy-tuloy na pagnguya. So, pag hindi maayos ang kanyang ngipin, ibig sabihin, mas mahirap sa kanya yung pagkain. So, pwede maka-apekto ito sa kalusugan niya. So, kaya dahil nga ang katangian niya ay to chew over, nguya lang ng nguya, so dapat maganda ang kanyang ngipin. Good legs and feet. So, kailangan din po na matibay, maganda ang kanyang legs saka yung paa. Kasi parang ang buhay na nila sa maghapon ay laging nakatayo yung nagmunguya. So kaya kailangan matibay din po yun. And of course, the good and shiny skin and hair. So palatandaan din po na magandang klase or malusog ang isang hayop, lalong-lalo na yung small ruminant. Pag maayos po, magandang tingnan yung kanyang skin saka yung kanyang buhok. Tapos, syempre, normal reproductive parts. So, pag normal na sinasabi nating reproductive parts, halimbawa po nito, dapat pantay. Halimbawa kung sa lalaki, dapat pantay yung kanyang reproductive parts, lalo na po yung kanyang bayag. So, kung sa babae naman, pantay yung kanyang dede. So pag kambing, kadalasan naman ay ang normal na number of udder o kaya yung dede niya ay dalawa. So dapat magkaparehong sukat yan kahit po yung sinasabing ni yung tits or yung nipple. So yun po yung dapat normal. So walang abnormality, lalong-lalo na sa reproductive parts niya. So, pag-usapan po natin yung mga iba't ibang lahi ng tupa at kambing. So, sa breeds po ng mga tupa, so may mga yung pag kung titingnan po yung breed niya, ulit-ulit kasi depende po doon sa purpose or sa pakinabang niya. Kasi meron pong meat sheep breeds, ibig sabihin, sa karne niya. Tapos meron naman pong long wool sheep, so ibig sabihin doon sa buhok niya, yung wool. And meron din naman po yung fine wool sheep breeds, fine wool. So kung kanina ay mahaba, ito naman ay pino. So fine wool sheep breeds. At yung iba naman ay dual purpose, so pwede pong dahil sa wool and pwede din dahil sa meat niya. So, kung titingnan po ang tupa, ang pinakadalawang klase niya ay yung sa karne at sa wool, yung sa buhok. So, sa meat sheep breeds, nandito na po si Cheviot or Cheviot, Dorset, Hampshire, Montadale. Pag long wool sheep, so nandito si Border Leicester, Co-Opworth, Cotswold, Lincoln. Tapos pag fine wool sheep,
American Como, Borula, Merino, Diboley, Delaine Merino, pag dual purpose, nandiyan si miniature Brecknock, Colombia, Corridale, Panama. So mama, kung papakinggan natin, parang ang hirap ano. So kung mapapansin po natin, yung mga common breeds ng tupa na for meat purposes and for wool purposes ay mga hybrid. So kaya medyo nakakapilipit po ng dila. So nandito din naman po yung ano hair sheep breed, so American Black Belly, Barbados Black Belly, California Red, Dorper. Pag minor sheep breed, so nandiyan na po si ano Black Welsh Mountain, Blue Face Leicester, California Variegated Mutant, Icelandic. So yun po yung iba't ibang klase ng breeds ng tupa. So paano naman daw po sa kambing? So ang pinakasikat naman sa kambing na madalas marinig and madalas nag-i-invest ang ibang farmer para makabili nito ay yung Anglo Nubians. So Anglo Nubians po basically tropical breed, ibig sabihin pag tropical pwede siya sa kalagayan ng ating bansa. Ibig sabihin yung sa klima. So ang mapapansin po natin sa Anglo Nubian, yung physical na itsura niya, yung tenga daw po ay drooping and pendulous, pabagsak. And of course, yung sa hair niya, makikita natin combination of brown and black. Tapos ang katawan niya po ay may haba na mahaba and kadalasan po ang timbang niya ay nasa 70 to 90 kilograms at mature age. So ibig sabihin nasa medyo ano na may gulang na yung edad, mature na. So mabigat 70 to 90. And kaya niya pong mag-produce or magbigay ng 1 hanggang 2 litro ng gatas daily. So yun nga po yung naalala ko nung napuntahan namin na malaking farm po sa Davao. Ang isinerve, ang ibinigay po sa amin na gatas ay yung sa Anglo Nubian. Malaki po talaga pala ang Anglo Nubian. Kasi na sinubukan kong tabihan yung Anglo Nubian, mas mataas pa po sa akin. So yun po, madami nga talaga ang gatas na kasi pinag hands on din po kaming kumuha ng gatas. And yung kinuha naming gatas, yun din ang pinainom sa amin. Masarap pala ang gatas niya. And siya yung breed ng kambing na mataas ang ibinibigay na gatas. So sunod po ay Boer. So si Boer naman po, balikan ko lang po, ang kambing ganun din po. May dalawang mayor na klase siya, yung meat type saka yung dairy type o yung nagbibigay ng gatas. So si Anglo Nubian ay mas kilala siya dahil sa kanyang madaming gatas na ibinibigay. So ito naman po si Boer ay meat type naman siya. So ang katangian po, physical na characteristics na mapapansin natin para masabi natin na siya yung breed na Boer. So makikita po ay maputi, white body color. Tapos po may sabi dito usually black or reddish brown from near legs to the head. So malapit daw po sa legs saka sa head niya may mapapansin kang itim o kaya reddish brown. Tapos ang kadalasan pong timbang niya, ang average po ay nasa 90 kilogram at mature age. So, yan po. Sisaanan naman po, originated from Switzerland. So, pure white naman ang katangian niya po. Yung physical features niya ay pure white to off-white in color. Tapos, nakakapagbigay din siya ng mataas na gatas daily. So, 1.8 liters daily. So, ang timbang niya umaabot po sa 70 kilograms. So si Tagenberg naman po, kung ano yun, ganun pa din, foreign breed, galing naman siya sa Switzerland.
So, ang mapapansin po sa kanya, medyo ang kulay po ng pagkaka-brown niya, medyo mahaba-haba po yung mga buhok niya, tapos yung tenga niya po ay erect or patayo, kagaya lang po ng sa anin. Kung sa gatas naman po, ang kaya niyang ibigay na sa 1.5 liters daily. Si Alpine, so dahil si Alpine, pag naririnig natin ang Alpine, edi ibig sabihin, dairy goat ito, nakakabigay ito ng gatas. So ang mapapansin po sa kanyang kulay, physical, so off-white to red to black. So may pagkaka, parang medyo ma, pa, parang mapusyaw na pagkakaputi na may pula hanggang may itim, lalo na po sa likod niya, tapos sa may tiyan niya, tapos yung sa apat, doon po sa paa. So, ang timbang niya din po pag nag-mature ay nasa 70 kilos, tapos yung tenga niya ay patayo, tapos kahit alpine po yan, ang kaya niya lang pong ibigay na gatas ay nasa 1.5 liters kada araw. So, pag native po, yun, alam na natin pag native, maliit. So, stocky and low set. So, medyo mababa lang siya. Pwede pong yung native ay kulay pula, pwedeng black, o kaya pwedeng puti. O kaya combination po nung tatlong kulay na nabanggit. Tapos, yung gatas niya pong naibibigay ay sakto lang po para sa kanyang anak. And, mas magaan po siya kasi ang timbang niya, ang average po ay 20 to 30 kilogram sa gulang niya ng edad. So, yun po. So, ngayon po, so nakilala na natin po yung mga breeds. Maghahanap na po tayo, sabi nga, yung selection criteria ng kambing. Lalo na kung padadamihin natin. So, pag mga does po yung mga babae, yung babaeng kambing, so kailangan po bibili tayo doon sa locality o area. Kahit may mga nakikita po tayo na ano, magagandang klase, characteristic or katangian ng kambing, hindi dapat po mawala yung konsiderasyon na dapat po ay kaya niya mag-survive doon sa kung anong kung ano ang kalagayan ng yung climatic condition ng ating lugar. So sabi nga po yung local adaptation. So kailangan po kung halimbawa sa ang lugar sa atin ay madalas ang ay medyo mainit. So ganun din po, kumbaga parang iaano natin na yung kukunin natin na breed kayang mag-thrive or mabuhay sa madalas na mainit na lugar. So, native or graded does should not be less than 25 kilogram. So, kung bibili po, dapat kung sa timbang or sa bigat, dapat hindi daw po bababa sa 25 kilos. Tapos dapat daw po yung other or yung dede ay pareho yung size. And dapat wala yung parang may bukol o anumang abnormality. So, kailangan yung nipple niya o yung sinasabing tits or yung utong, dapat pareho po yung haba. And, sakto yung laki niya para sa easy milking, mas madaling pagdede ng anak. It must have a good appetite, possessing alert eyes and well-formed pupils. So, makikita kasi natin kahit anong klaseng hype, kahit nga sa tao, alam natin pag may sakit o wala kasi nakikita natin agad sa mata. So, o kaya doon sa sigla ng pagkain. So, kailangan daw po alert ang eyes niya, alertado, active. And, syempre, maganang kumain. At bawal daw pong bumili ng mga breeders sa market mismo. Kailangan doon sa mga, sabi nga, alam mo na nagpuproduce siya or nag-aalaga talaga siya ng kambing, and may knowledge siya doon sa pag-aalaga ng kambing para at least alam natin kung ano talaga ang breed or lahi ng kambing na bibilhin natin. Pag sa market kasi, napaka-unti nung maibibigay na impormasyon ng nagbebenta niyan. Kasi baka ano na yan,
merchant flag, kumbaga parang pasa-pasa na lang. Hindi siya talaga yung mismong nag-alaga, wala siyang masyadong malawak na kaalaman doon po sa kambing na ibinibenta. Paglalaki naman daw pong kambing, so ang pwede po na gamitin or piliin pagbibili, so 1-year-old breeder or buck that have successfully mated once. Ibig sabihin, may nagamit na siya, kumbaga parang nakapalahi na siya ng isang beses, so pwedeng-pwede na po. So, acquired buck should be accompanied by pedigree record. Ibig sabihin, kailangan talaga galing siya sa source na may malino na record para at least alam natin yung, sabi nga, pedigree record, yung kakayahan niya sa pagkain, kung ano pa man mga importanteng impormasyon tungkol doon sa paglaki nung kambing. Tapos, it must have a good producing line based from farm record. So, producing line, meaning po yung lahi niya mismo, maganda po yung sa, ibig sabihin, pag ginamit siya na panlahi ay successful nga. So, dapat alam pag bibili. So, kaya kailangan po, galing na naman sa yung source ng ating breeder stock ay may malino na impormasyon na may bibigay. And buck must come from doe with high twinning rate. So, yun po yung sabi nga, successful na pagpadami ng kambing. So, buck must be active and ready to breed in heat doe. So, sila po yung pag nakakita ng in heat or ano yan, nasa paglalandi na babaeng kambing, sila agad yung aktibo na, ibig sabihin, pwede agad. So, replace buck preferably every 3 years. So, kailangan pa din daw po na palitan siya every 3 years para masiguro nga na nasa ano, yung pagpapalahi ay nasa active phase siya. So, paano naman daw po yung pagpili ng lugar para sa pag-aalaga ng kambing or yung small ruminant? So, yung nakalagay po dito ay ayon po doon sa PAES, yung recommendation po yan, lalo na po doon sa pagpili ng lugar saka yung design po ng bahay. So, kailangan daw po yung location shall conform to the land use plan of the area. So, dapat po mapabor siya doon sa ano ba talaga ang gamit ng area. Hindi yan yung basta mo lang naisipan na ilagay siya. Kasi dadating ang panahon na baka sayang may mga kambing na tapos yun pala ay hindi intended for goat raising or small ruminant raising. So, dapat may malinaw na plano para at least walang problema. And syempre, pag pipili ka ng lugar, lalo na yung site, nandun yung factor na kinonsidera mo yung accessibility. So, ibig sabihin, malapit siya sa kalsada, may malinaw po na tubig, water supply, and may linya ng kuryente kung kinakailangan. Kasi kung ang target mo ay malakihan o kaya hindi man kalakihan pero pagkakakitaan siya ng pamilya, so kailangan po may malinaw po na yung mga nabanggit ay nandun. Then the site shall be well drained and allows for free air circulation. So kailangan daw po yung lugar ay hindi bahain. Ibig sabihin, drained siya, hindi binabaha, hindi siya yung tipong lugar na laging nabababad sa tubig. Tapos, syempre, yung lugar po ay mabuelo, yung circulation, yung pag-ikot po nung hangin. Kumbaga, labas-pasok ang hangin. Tapos, kung may building man po na itatayo, so, kailangan po yung east-west orientation. Bakit? So, sabi nga po, pag east-west, nandyan yung pagsikat sa kapaglubog ng araw. So, yan po. Malaki po yung pakinabang niya kasi sabi nga, nakakatulong po siya para ma-minimize o maiwasan po yung mga posibleng sakit kasi nasisikatan po siya ng araw. At pag nasisikatan ng araw, ensure din po yung free air circulation.
So the site shall be located where the prevailing winds will not carry odors to the farmhouse. So yun po, isa sa pinaka-importante din na konsiderasyon, tingnan po yung direksyon ng hangin na yung, halimbawa marami ka ng alagang kambing, yung, o kaya tupa man, yung amoy niya ay papunta sa mga malapit na bahay. So, magkakaproblema tayo niyan sa relasyon sa mga, sa neighborhood. So, kailangan pa rin pong ikonsidera. Kasi ito po yung kadalasan na problema na, sabi nga, yung ibang nag-aalaga ng hayop, walang pakialam kung yung direksyon ng hangin, yung amoy, yung bantot ng dumi, ng alagang hayop ay papunta sa mga bahay-bahay. So, kailangan pong ikonsidera yun. So, ano daw po yung mga types of housing? So, meron pong shed type. So, pag shed type, so animals can move freely in or out of the housing area and into the paddock or feeding area. So, buwelo po siyang gumalaw. Labas-pasok po doon sa bahay, sa pahingahan niya hanggang doon po sa kainan niya. So, nandun na po sa, ano, yung feeding area niya, nandun po yung, pati po yung inuman, so yung watering trough, tapos mineral feeders and grain banks are located on concrete pads at the center or alongside of the shed. So yung shed type po, pwedeng ang kainan nila, yung inuman nila ay nandun sa gitna o kaya po dun sa panabi ng kulungan. So, meron naman po na pen barn type, so yung sinasabing stall barn. So, ang stall barn naman, kung kanina po ay labas-pasok, ito naman po ang individual animal po ay nakakulong sa isang stall. So, each animal is confined in a stall. So, dahil individual stall po siya, ibig sabihin po may kanya-kanya siyang kainan and may kanya-kanya siyang inuman or watering trough. So, meron din pong confined housing. So, yung sa pen barn type yan. So, group pens for animals with the same sizes should be constructed and provided with an ample area for exercise. So, parang ano po, nakagrupo siya na may malinaw din po siyang kainan alongside yung sa panabi po nung kanyang fence, nung kanyang housing. Either ang flooring niya po ay pwede pong yung ano niya ay bamboo, wooden slats. So, yan po yung ano, ipinapasok, inilalabas niya pala yung ulo niya para makakuha po nung pagkain o kaya makapag-inom. So, ang kagandahan naman po niyan, unlike po dun sa unang nabanggit, yung kasi may ang pwedeng kainan niya nasa gitna. So ang kagandahan naman po nito na may yung may parang bakod doon sa part na may kainan, hindi nila naaapakan po yung mga pagkain nila. So kaya mas nami-maintain po na iwas sakit, kumbaga parang na iiwasan po yung mga posibleng source po ng sakit kasi na naaapakan nila. Hindi lang sakit dahil doon sa dumi na napapunta sa mga pagkain nila, kundi yung mga sumisiksik din doon sa kanilang paa. So, yun po ang ano, kagandahan po nung ganong klaseng kulungan ang kainan nila ay may parang may bakod. So, yan po si mga recommendation po sa design ng housing. So, may mga recommendation din po dun sa space. So, recommended minimum floor space requirement for goats and sheep. So, pag, ang, ano ba yung doe and iwi, yung kambing saka yung tupa, pag ang timbang ay 35. So, pag solid floor daw po ay 0.8 square meter. Pag slatted, yung parang, yung kawayan po, o kaya tabla-tabla na may pagitan. So, 0.7 square meter. Pag open yard, 2 square meter. So, may iba-iba po siya. Pero pag medyo nasa mature age na po siya, yung malaki na, so, halimbawa po yung sa lalaki na kambing o kaya tupa,
ang solid floor ay dapat 3 square meter per animal. Pag slatted, yung may sahig, 2.5. So, yun po yung ano. Pero pag sa pregnant naman po, sa lactating doe or iwi, yung sa kambing saka sa tupa, so may minimum space requirement din po siya. So, pag small, yung size niya, nasa 50 to 70 kilogram. So, ang pregnant, yung buntis pa lang po, kailangan po ang floor space niya ay 1.3 square meter per animal. Pag nagpapadede na, so, dyan na po yung 2 square meter per animal. Siyempre, nagpapadede na, kailangan mas ano, malawak-lawak yung areyang gagalawan niya. Pag large animal, ibig sabihin yung malaki ng sobra na sa 70 kilos na po yung lactate yung kambing or yung tupa. So pag buntis daw po 1.6 square meter per animal at pag nagpapadede ay nasa 2.3 square meter per animal. So mas lumalaki yung pangangailangan niya sa espasyo. So, ang fence, a fence loafing area of 150 square meter per 50 head shall be provided adjacent to the animal housing. So, maliban po dun sa housing, kailangan pa rin po na may magagalaw-galawan siya na ang lawak daw po ay 150 square meter sa bawat 50 heads. So, kailangan pa rin may ginagalaw-galawan. So, sa structural requirement po, kung sa floor, so may mga binabanggit po siya na pag for slatted floor o yung ano, sahig, so may dapat daw po nasa 70 to 100 millimeter yung wide, yung kapal ay nasa 25 to 30 millimeter yung kapal, tapos may spacing na 10 millimeter to 25 millimeter between slot. So, yun po. Tapos, advice pa din po na kailangan may staircase o hagdan kung elevated po yung slatted floor para masiguro. Yun po yung para masiguro din yung circulation ng hangin kasi lalo na kung tumatai po yan, dumudumi. So, kailangan po hindi niya naaapakan. And at least, nagsicirculate. Kasi magiging problema po yan sa kalusugan niya pag naaapakan niya mismo yung kanyang mga dumi. So, kung yun po ay slatted floor na elevated, kailangan may hagdan. So, kung ang at yun po ay made of bamboo or kung may tablaman. Pero po pag slatted floor na gawa naman po siya sa galvanized, ibig sabihin bakal siya, made of bakal, kaya may requirement pa din po siya. Yung diameter of the wire shall be 5 mm and the mesh spacing shall be 20 mm. So, ngayon po may mga nabibili na yung plastic na mas matitibay, kaya lang medyo mahal po yun. So, may mga nabibili na available na sa market na intended for goat racing talaga na pang flooring. Matitibay din po sila. Kaya lang yun nga, mahal lang talaga. So, ang meron din naman po na sinasabi dito na sa slatted floor shall be at least 1 meter above the ground. So, yun po. Kailangan pa rin na may sundin na taas. So, from the ground to the floor ay at least 1 meter daw po. So, the concrete floor shall have a minimum slope of 2% and the earth floor shall have a minimum slope of 4%. So, kung concrete, so dapat may slope siya na 2%. So, bakit kaya pag earthen floor o yung lupa, bakit kaya 4%? So, ang purpose naman po nito ay mas madali, lalo na sa paglinis, mas madali ang paglilinis sa kanya. So, kaya po yun yung may sinasabing slope. So, for concrete
floor, it shall be skid resistant and well drained. The floor slope shall be, should be 2 to 4%. So yun po, laging may slope. So para mas madali. Sa roof naman po, so kailangan po yung roofing o yung bubong ay kayang i-protect yung alaga po against rain and sobrang init po ng sikat ng araw. So yung sa mga shed type, so dapat daw po yung bubong ay slope o pababa siya towards the back of the shed. So may mga recommendation po ng mga sizes. So yan po naman ay nakikita po dun sa ano ng PAES, Philippine Agricultural Engineering. So yan po yung mga design and mga standard sizes na sinasabi. For adequate ventilation naman daw po, yung ibig sabihin nga para tuloy-tuloy ang pagpasok at labas ng hangin. So kung ang roof naman po, dapat daw yung slope niya, yung pagbaba, shall not be less than 25%. Pag indigenous, halimbawa ang gamit mo ay mga nipa, o kaya anahaw, o kaya yung palapa, ano ba yan, yung sanyog po. So, the minimum roof slope shall be 58%. So, medyo mas malaki yung pagkaka pababa nung ano niya, nung shape niya, kasi syempre ano po yan, indigenous, pwedeng, lalo na kung nipa, pwedeng ma-stack. So, kailangan malinaw po na yung angle nung slope niya ay medyo mataas-taas. So, yun po. Sa wall naman, adequate walling shall be provided against rain. So, kailangan po kung lalagyan mo ng dingding, so dapat yung dingding na makakaprotekta doon sa alaga laban po sa ulan. So, kailangan daw po ng clearance of 150 mm to 300 mm between floor to wall and the wall to beam should be provided to create an adequate circulation of air and to lower draft. So, kailangan pa din po may espasyo para masiguro nga po yung sabi nga circulation. So, hindi, ibig sabihin po from flooring hanggang sa sahig hanggang sa ano niya, sa dingding at sa bubong, kailangan po ibinibigay po yung kondisyon na nakakapag-circulate po ang hangin. So, ano daw po yung functional requirements? So, fence for pern barn type housing. So, may mga sinasabi po dito na mga sukat. So, ang pen wall and gate, yun pong kulungan niya at yung gate po, shall nagbabago-bago po according to breed. Pero dapat hindi daw po bumaba sa 1.2 meters. Tapos yung gate daw po at yung pen wall, ibig sabihin yung dingding ng kulungan, should be made of cyclone wire, metal bars, or wooden slats. So, yung bawat klase po nung pangdingding at yung bakod po ay may mga kaakibat po na mga sukat. So, yan po. So, yung may mga, yun pong mga pag-interesado po kayo sa mga sukat-sukat, mga recommendation po. So, yan naman po ay nadadownload po sa nakikita yan sa kay Mr. Google. So, kasi doon po, ibinibigay po yung mismong design, yung mga saktong sukat. So, kung mag-aalaga po at gustong sumunod doon sa recommendation ng PAES, so, yan naman po kasi, kumbaga parang, yan na yung sabi nga pinakapaborable at magbibigay ng komportabling kulungan para sa mga alagang kambing. So, mas maganda nga pong sundin. So, yung sabi po, yung surfaces, yung ibabaw ng mga, ano ba, ng wall, ng dingding, dapat daw po hindi treated ng paints or wood preservatives kasi pwede siyang maging source ng sakit. O kaya, mas malala pa ay kamatayan. So, kung halimbawa mga bagong anak, so yung sinasabing brooder box,
shall be provided for newly born kids or lambs. So, kailangan mo pong mag-provide. Tapos, may sukat din siya na recommended. 500 millimeter by 450 millimeter by 350 millimeter. So, kailangan daw po, yun na naman, lagi niya sinasabi, kailangan pumabor sa air circulation. So, yan po, kailangan din po mag-provide ng feeding trough kung saan kinaayong kainan. Lalo na kung ang ipapakain po ay mga dahon-dahon, so kailangan din pong i-provide po yung design kung saan sila. So, may mga nakikita po ako na made of bamboo, made of yung tabla mismo, o kaya po yung mga, sabi nga, yung mga bakal. So, may mga sinasabi din po siya ng rekomendasyon sa feeding space. So, example po dito, ang halimbawa yung babaeng kambing or tupa, kung ang timbang niya po ay 35 kilos, so yung feeding space niya po, yung linear millimeter per animal, nasa 350. So, kailangan din po yung watering facility. So, ang water troughs po, mas maganda daw po ay concrete. Pero yung iba naman po, ang ginagawa nila ay yung ginagamit ay yung PVC. So, depende po kung lalo na kung malalaking, kumbaga parang large scale na nag-aalaga, nagpapadami ng kambing. So, medyo mas sophisticated po yung watering system nila. Kasi may mga, parang may may mga, parang kagaya din po sa baboy na may mga, yung may mga tubo na kung saan pupunta lang doon si kambing, doon na siya iinom. So, ang ang one bowl or nipple shall be provided for every 50 head. So, watering devices shall be placed in an area where spilled water is easily drained. So, dapat po ilagay siya sa pwesto o lugar ng kulungan na mas madaling matuyo po yung mga, sabi nga, natapon na tubig. So, yun po si breeding facilities. Dapat po may malinaw din na hiwalay na kulungan para po dun sa mga bagong ano. Pero yan po ay optional, depende nga po doon sa budget and purpose po nung pag-aalaga ng kambing o kaya ng tupa. So, pwede din po, optional din po yung milking area. So, yun po. Kung sabi nga po, babalik tayo, kung ang purpose mo ay hanggang sa milking, sige, pwede ka magpagawa. Kung sa pagpadami, sige din po, pwede din po. So, breeding facilities and milking facilities ay optional, depende po sa purpose. So, ang kailangan din pong isiguro yung lightings and electrical installation. So, kailangan po yan. And, syempre po, recommended nga po na dapat sila ay may area hindi napapasyalan. Ibig sabihin kung saan pwede silang maglakad-lakad at mag-graze ng mga damo. So, kailangan din po isiguro na may bakod. So, yung bakod po, yung taas ay at least 1.5 meters yung taas po. So, yung post po, yung poste, pwede din pong 4 meters apart. So, yan po. May mga na ginagamit ay yung barbed wire. Meron naman po yung, limutan ko nung tawag nung isang klase ng bakod. So, meron naman po na kung walang budget, yung kung maraming kawayan, medyo mas matitibay lang yung pagkakabaak sa kawayan. Hindi maliliit, kundi medyo malalaki. So, yan po. Additional tips po sa pag-aalaga. So, kailangan pong i-consider po yung direction po ng hangin, yung atake po ng mga predators, lalo na po yung atake po nung, yung mga, sabi nga, pwedeng maging problema sa mga alagang kambing. And, syempre po yung sa baha. So, kailangan po i-consider. And, tingnan din po yung pinakasimpleng shed design na mas kaunti po yung
Sabi nga, mas tipid yung gastos pero practical. And panatiliin pong malinis po yung kulungan. Tapos, isiguro din po yung hangin ay buwelong pumapasok at lumalabas. Kaya nga sinasabi na well ventilated. So, yan po yung mga dapat tandaan pag nag-aalaga po or magpaplano pong mag-alaga ng kambing and padadamihin siya. So, yun po yung sabi nga mga rekomendasyon na mga dapat tandaan. So, kaya kung mababalikan po natin, dapat po masiguro na yung east-west direction, masiguro yung air circulation, masiguro po na hindi siya naiistakan or na bababad sa tubig. So, yun po yung mga ano, ang pinakadulo po kasi nun, posibleng magdulot siya ng problema sa mga alaga nating kambing. So, hanggang dito po muna tayo sa bahaging ito. So, salamat po sa pakikinig. Muli po, sa susunod po, abangan po natin yung learning outcome 2 hanggang learning outcome 4 kung saan tungkol po sa pagkain hanggang doon po sa pagpadami niya. So, salamat po sa pakikinig. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Okay, so yan. Ay nako, magandang talakay natin. So medyo nabitin po tayo. Inabutan po tayo ng oras, okay? At syempre, bukas pagpapatuloy po natin yan. So, maraming salamat po Ma'am Ems, TSD ng TESDA sa pagtalakay regarding sa Raising Organic Ruminants. Bukas po ay, sabi ko nga po, ay makakasama pa rin natin si Ma'am Ems para tapusin ang paksang tinilakay natin ngayon. So dahil sa Linggo ay ang ating pagtatapos na po, okay? So saktong sa araw ng kalayaan po ang ating virtual graduation ceremony. Okay, so napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DAPLGU ng Camarines, OPAG, at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, ang aming pong Chief sa IS, Ma'am Prime, at syempre, lagi natin kasama dito sa technical side si Kuya Chan at ang ating admin staff ng IS, Miss Joy D. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas, araw ng Sabado, 9 to 10 po ng umaga. Okay? Abangan po tayo, 9 to 10 ng umaga po tayo. Same station pa rin. Okay? Dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalos mo.